ABC. Ano ba yung ABC? Parang maraming ano, no? ABC ng buhay. Parang alphabetical lang naman ang buhay ng tao. Pero kung pag-uusapan natin, A is about attitude, no? Attitude ng isang tao. Kung pag-uusapan natin about attitude, masyadong malalim. Malalim pag-attitude na pinag-uusapan. Ang kailangan lang naman, eh, ikaw mismo, no? Ikaw mismo, i-correct mo yung sarili mo, yung attitude mo. May mga senaryo kasi na marami tayong nakasanayan. Marami tayong mga nakasanayan na naging habit natin na nadala natin during hanggang sa dumating yung pandemic. Ngayon tapos na pandemic, bitbit pa rin natin yung attitude na yun. So, it's about time to erase all the burdens, lahat ng mga tigma, lahat ng mga nangyari. So, ano yan eh? Ang attitude kasi hindi naman siya, yung attitude o character, hindi naman siya talaga totally 100% mababago. Pero may kukorek mo siya. May kukorek mo siya. Kasi kung hindi mo ikukorek yung attitude mo, pang yung ganung attitude mo, yung mga nakasanayan mo, hindi mo siya ikukorek. Bibit-bitin ka niyan sa buhay na ayaw mo. Dadalhin ka niyan sa buhay na ayaw mo. Pero, kung ikaw mismo, i-correct mo yan, i-guide ka niyan sa buhay na gusto mo. Yun yung attitude eh. Na sa negosyo naman, kung gusto mo maging successful, kailangan wala kang ano eh, wala kang hesitation, wala kang, laging ano lang naman na, laging follow the system. Laging sundan mo lang. Dapat hindi ka na nag-negative sa mga bagay na nakikita mo. Kung meron ka mo nakikita mga negative na naging dahilan kung bakit nawawalan ka ng determinasyon na gawin yung mga pangarap mo, eh huwag mo nang pansinin yun. Kasi buhay nila eh. Iba naman kasi buhay mo sa buhay nila eh. Iba yung buhay mo sa buhay nila. Ikaw ang mag-create ng buhay mo. Sila, yun ang buhay na gusto nilang tahakin, yun ang buhay na gusto nilang gawin. So, hindi natin sila mapiplease. Hindi natin sila mapiplease sa ganung sitwasyon. Kasi yun yung ano nila eh. Yun yung pananaw nila, yun yung paniniwala nila. But ikaw, kung makita mo ang negosyo nito, kung nakita mo na kaya kang pangatin, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, magiging successful ka. Magtatagumpay ka. Kung ayusin mo yung, kung ikokorek mo lang. Sabi ko nga, hindi naman natin talaga totally kaya baguhin yung attitude natin, but kaya natin itong i-correct. So, yung doon papasok yung sinasabing yung belief, no? Yung belief mo sa sarili mo. Nawawala kasi because yung mga bagay na pinangangambahan mo, yung mga bagay na kinatatakutan mo, kaya bumabagsak yung belief system mo. Eh. But ako naniniwala ako na hindi ka naman tatagal sa negosyong ito kundi matas ang bilib mo sa sarili mo eh. Dangan nga lang nadadala ka ng sitwasyon. But sabi nga to erase all the negative, ikaw pa rin, napatasin mo yung bilib mo sa sarili mo. Para tumas yung bilib mo, attend ka lagi ng training. Ikaw pa rin naman mag-video-dition. Lahat naman makikinig mo sa training, lahat naman na matutunan naman yan. Nasa iyo pa rin yun, kung gagawin mo. Hindi. But those people na mabilis niyang implement sa sarili niya, lahat ng natutunan niya, ito yung mabilis na nagiging successful. Commitment para sa pamilya mo, yun lang naman, no? Yung commitment na matagal mong pinangako sa pamilya mo, kunin mo na yun. Yun yung pakawaka mo lang, yung pangako mo sa pamilya mo. Kasi unang-una, kung meron mo natatagalan na sa pagkuha ng pangarap, yung pamilya mo yun, hindi ikaw. Dahil nga lang, nararattle ka, nadadala ka ng rattle, naging na medyo pinanghihinaan ka ng loob kasi nga nararas ka dahil niraras ka ng pamilya mo. So, dapat, kung niraras ka man ng pamilya mo para kunin mo yung pangarap mo, dapat lalo mong panghawakan yun, lalo kang manggigil, lalo kang magpursige. Kasi bakit? Pamilya mo ang tuma-challenge sa'yo. The more tina-challenge ka ng pamilya mo, the more ibinibigay mo yung commitment mo sa pangarap mo, and soon, talaga makukuha mo yun. Okay lang yun. Kasi hindi naman lahat ng panahon, tama yung gagawin mo eh.
Talagang ganon, may mga pagkakataon na mamali tayo. Kasi para makita, maging tama yung future mo, dapat talaga tayo magkamali. Kung puro mali, okay lang yun. Ang kasundon, tama na. Mali, para sa tamang future. Ganon lang yun. Talagang mauubos din ng mali. Puro tama ang susunod natin. So kung ngayon, at ang mga na-invite mo, hindi sumabay sa'yo, may sasabay sa'yo. Kung meron mang mga tao na hindi ka pinakikinggan, may makikinig sa'yo. Kung meron kang mga tao kinakausap para samahan ka sa pangarap mo at hindi sila sumama, pero one day, may makakausap pa, sasamahan ka sa pangarap mo. Yun lang yun, huwag lang ihinto. Kasi pag huminto ko, hindi mo makikita mga tamang tao. Yung sinasabi ko, sasamahan ka hanggang dulo. Sinasamahan ka sa pagkuha ng pangarap mo. No? So, ilang mga partner.